Magandang umaga po mga kapatid at mga kaibigan. Ngayong umaga po ang ating devotional text ay matatagpuan sa Philippians, and I'll be reading to you Philippians chapter 4 verse 4 hanggang 9. Ganito po ang pagkakasabi sa verse 4, "Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think of these things. Those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you." Pag-uusapan po natin ngayong umaga, mga kapatid, ang tatlong way kung paano tayo mag-iisip ng tama. Ano? Three ways to think right. Yun po ang ating topic ngayong umaga. Now, alam niyo po, lahat tayo gusto natin ma-experience ang kagalakan, ang kapayapaan, sa gitna ng mga difficult circumstances, ay gusto natin ito ma-experience na magkaroon tayo ng sense of security and confidence na ang Ama sa Langit ay mahal niya tayo. Ano? Kaya lang, kalimitan ay tayo ay parang napipigilan ng ating mga worries at ng mga pressure na na-experience natin araw-araw. Meron po tatlong way kung paano natin i-govern ang ating isipan na makapag-isip tayo ng tama. Because pag tayo ay maayos ang ating takbo ng ating pag-iisip, definitely we can experience the peace of God na kanyang pinapangako sa kanyang mga anak. Ano? Ano po itong ways na ito na pwede maging mag-govern ang ating thoughts? Una po, mga kapatid, ay yung i-screen po natin ang lahat ng mga idea, lahat ng mga kaisipan na pumapasok sa ating mind, ano, ay dapat nating i-screen. Dapat itong dumaan sa filter, na built-in filter sa ating isipan, kung saan itong filter na ito ay made from the Word of God. Anything na unscriptural ideas na dumaan sa filter na yan ay magseset sa atin ng alarm na kung saan ay malalaman mo kung itong ideyang ito na pumapasok sa isipan mo na gustong makapasok sa puso at isipan mo ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At sa pamamagitan po ng mga pagtatanong sa ating sarili, ng mga ilang katanungan, ay magagawa po nating ma-check kung itong ideyang ito ay nasa kalooban ng Panginoon. Ano ang mga tanong na pwede natin itanong sa ating sarili para yung idea na ating naiisip ay ito nga ay papasa sa filter ng Panginoon, na salita ng Panginoon. Una ang tanong, saan ba ito nagagaling? Itong ideyang ito, saan ba ito? Sa Panginoon ba ito o sa Diablo na idea? Ano? And saan ako dadalhin itong ideyang ito, itong kaisipan na ito? Ito ba ay scripturally sound na idea, na kaisipan? At ito ba ay mag-build up sa akin o mag-tear down sa akin? Yan po ang mga bagay na kaisipan na natanong na pwede nating itanong sa ating sarili. Ano? And pwede ko ba itong i-share sa kahit kanino na hindi ako magkakaroon ng tawag na guilty feeling? Ito ba ay mag-fit sa aking pagkatao bilang isang tagasunod ng Panginoong Hesus? Now, kung masasagot niyo po yan ng maayos, and then masasabi mo na ang mga pumapasok sa isipan mo ng mga idea, mga thoughts, lahat ng mga pwedeng i-process ng isipan natin ay dadaan sa filter na naka-embed sa iyong isipan, which is the Word of God. So, yun. Unang step is to filter, to screen the ideas, the thoughts. At paano mo po mai-screen ng maayos? Mai-screen mo maayos yan kung ang filter mo ay
talagang maayos na filter. May mga grade dyan. Para yung pagsasala ng ano eh, pagsasala ng tubig, di ba? May mga ilang grade dyan eh. Kung ang filter mo ay butas, ay papasok kahit pa mga pino ang butas niyan, pag may butas yan na malaki, hindi useless ang filter na yan. Kaya dapat maagi tayong grounded sa salita ng Panginoon para lang sa ganoon maayos ang filter natin sa ating isipan na madali natin makatch. Madali tayong mabigyan ng warning alarm sa mga bagay na unscriptural na mga kaisipan. Ano? At pangalawa ay we have to select them. Ang Panginoon binigyan po niya tayo ng kakayahan ng karapatan at kapangyarihan na mag-decide kung tatanggapin natin ang mga bagay na ito o hindi. Ano? Every time na isang opinion or teaching ay mag-hit sa ating screen, ano? Pwede kang pumili kung ito ay papalampasin mo or i-discard mo or tatanggapin mo. Ano? Ito mga ideyang ito, maybe it can be wrong, kumbaga it can maybe wrong or it can be right. Now, pag once na nakap na ano po yan, napili mo na dyan yung mga tama, ay sa pamamagitan ng screen question, ay makakatulong po ito sa iyo, sa atin, kung anong gagawin natin next. Kung anong sunod na hakbang natin. Na-screen mo na, and then napili mo na. Kasi may mga bagay na pinipili tayo na lahat naman mabubuti, pero among the way, among doon sa mga mabubuting idea, mabubuting kaisipan, alin ba doon ang dapat mo talagang i-embrace, ang dapat mong itanggapin ng sa puso mo. Then, pag nagawa mo ng maselect ito mga kapatid, ang pangatlo is to cultivate them, accepting godly thoughts and rejecting evil ones. Yun po yun. Pero hindi po ito enough na basta ka lang mag-accept, mag-reject. Kailangan po mga kapatid na ipamuhay natin ito. Itong ideas na ito na maging align sa Panginoon. Align sa salita ng Panginoon at simulan po natin na ipapractice ito sa ating buhay araw-araw. And i-allow natin ang Panginoon na kumbaga maipuro niya ang kanyang sarili sa ating buhay na in such a way na ang ating isipan ay parang kaisipan na rin ng Panginoon. Sa ganitong pamamaraan mga kapatid, ay makikita mo na ang buhay mo hindi ka na ang nasusunod kundi na ang Panginoon, and you will see changes, mga awesome changes sa buhay mo na mangyayari dahil hindi ka na ang nabubuhay sa iyo kundi ang Panginoon na ang nabubuhay sa iyo. Napakaganda po yung, I will close in this verse, sabi ni Apostle Paul, favorite verse ko po ito, Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. When we have the right way to process our thoughts, ay mangyayari po na ang Panginoon ang makikita sa buhay mo at hindi ang luma mong pagkatao. Maraming salamat po at manalangin po tayo. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong salita at dalayan ko po Panginoon, turuan niyo po kami ng lubos na masupil po namin Panginoon, ma-direct namin ang aming thought na ayon sa inyong kalooban Panginoon. Turuan niyo po kami mag-screen ng mga kaisipan at mag-select Panginoon ng mga bagay na dapat namin ipamuhay. At higit lalo Panginoon, turuan niyo po kami na manatili sa iyong salita na may pamuhay po ito Panginoon. Maraming salamat po. At salamat din po Panginoon sa pagpuprotect mo sa bawat isa aming sa gitna ng aming crisis na ito na na-experience ngayon sa gitna ng pandemic. At salamat din po sa katapatan ng mga frontliners, sa katapatan ng mga lingkod bayan, Panginoon, na yung inilagay para kami ay pangalagaan. Maraming salamat po at muli binabalik po ang mapurot po salamat sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po and God bless you all.